balikan ating pag-aralan. Tara na, tuklasin kayamanan, sariling ating kwentong bayan, kasaysayan. Magandang araw! Ngayon ay ibabahagi ko ang mga paraan na ginagamit ko sa pagtuturo ng modular distance learning. Sa ngayon, ito ang ginagamit kong batayan sa pagtuturo. Nakasaad dito ang mga maaari kong gamitin sa pagtuturo sa aking mga mag-aaral. Ito rin ang nagsisilbi kong gabay sa pagtuturo sa kanila. Ito naman ang tinatawag nating WHLP o Weekly Home Learning Plan. Ito ay binubuo ng limang bahagi. Sa unang kolum ay nakasaad ang araw at oras ng aking aralin. Sa ikalawa naman ay kung anong asignatura ang itinuturo ko. Sa ikatlo ay ang pinagbatayang MELC o Most Essential Learning. Ito ay mga layunin na nakahanay sa pambansang pamantayan o mga balangkas tulad ng Holistic Filipino Learners with 21st Century Skills. Sa ikaapat na bahagi naman ay ang mga gawain na ipapagawa ko sa aking mga mag-aaral. Dito nakasaad ang tinatawag nating idea, introduction, development, engagement, at assimilation. At ang pinakahuli ay ang mode of delivery kung ang bata ay modular o online distance learning. Sa pagsisimula ng aming klase ay isang mahalagang gawain ang ginagawa ko. Ito ay ang pagtatala ng mga mag-aaral o attendance. Inilalagay ko rin ito sa aming FB classroom na kung saan mayroong tinatawag na poll. Isinasagawa ko rin ang pagbabalik-aral sa kanila upang sa ganun ay maiugnay nila ang mga dating aralin sa panibagong aralin na tatalakayin ko. Kapag ang mga mag-aaral ko ay sumasagot na sa aking mga katanungan, ay hindi ko kinaliligtaan na sila'y batiin ng mahusay, magaling, tama at wastro. Upang sa ganon, kahit sa simpleng paraan ay maganyak sila na sumagot muli sa aking mga katanungan. Bagamat ang mga idea na kanilang binibigay ay magkakapareho lamang, sinisingit ko ang salitang iba pang kasagutan. Iniiwasan ko ang paggamit ng mga negative feedback na maaaring makaapekto sa kanila, lalo na sa kakikibahagi sa klase. Sa pagganyak na bahagi, ninanais ko na malaman ang mga katanungan nila. Simula ng bata pa sila na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nila nabibigyan ng kasagutan. Dahil sila ay nasa edad ng pagiging inquisitive, batid ko na marami silang katanungan na nais mabigyan ng kasagutan. Kaya ito ang naisip ko na gawing pagganyak upang maiugnay ko rin ang aming talakayan. Kung sila'y tapos nang magbigay ng kanilang mga katanungan, hindi ko kinalilimutan na banggitin sa aking mga mag-aaral ang aking layunin sa pagtuturo. Upang sa ganon ay mabilis nang matarget ang dapat nilang matarget. At syempre, bilang ako na guro, isang karangalan para sa akin kung ang aralin na naituro ko ay nauunawaang lubos ng aking mga mag-aaral. Pagkatapos nito ay nagsimula na ako sa bahaging pagpapaunlad na kung saan dito na ako nagsagawa ng pagkakaroon ng talakayan. Kung mapapansin nyo, ipinasok ko ang kontekstualisasyon sa bahaging pagpapaunlad na kung saan binanggit ko rito ang isang akdang pampanitikan na nagmula sa ating bayan. Ito ang kwento ni Bernardo Carpio.
Kasabay nito ang pagtalakay ko ng paksang aralin. Sa usaping panonood naman, dahil ang aming talakayan ay panitikan, kwento, nagsesend rin ako sa aming group chat ng video upang doon ay maaaring makapanood ang mag-aaral na mayroong internet connection. Siyempre, dahil ang mga mag-aaral ay kabilang sa MDL, wala silang internet connection o data man lang. Maaaring meron, ngunit iilan lang sa kanila. Kaya isinasaalang-alang ko rin ito. Ang solusyon na ginawa ko ay mismong kwento na naka-text type ang isinisend ko upang doon ay mabasa ng mag-aaral kahit wala silang load pang access. Nang maisagawa ko na ito, binigyan ko rin siyempre ang aking mag-aaral ng oras para basahin o panoorin ang kwento. Matapos ang ibinigay na oras, magsisimula na kami sa ugnayang tanong-sagot. Sa pagbibigay ko ng tanong ay isinasaalang-alang ko ang tinatawag nating hot question upang sa ganon ay mahasa ang intelektual na kakayahan ng isang mag-aaral at hindi lamang sila nakabase sa mga kasagutan na manggagaling sa libro, kundi kinakailangan nilang mag-isip ng malalim upang masagutan ang katanungan na ibinibigay ko. Katulad ng nasa screen, kung mapapansin nyo, aktibong nakikilahok ang mga mag-aaral sa talakayan na kung saan sa bawat sagot ng mga ito ay siya rin papupulutan ng kaalaman ng kapwa nila mag-aaral. Ipinasok ko rin dito ang mga usaping mental upang sa ganon ay magkaroon ng kamalayan ang mga bata patungkol sa ganitong usapin. Napansin ko na medyo nahirapan ang aking mga mag-aaral sa tanong na aking ibinigay. Kaya naman binago ko ito o niribisa upang sa ganon ay mas mabilis maunawaan at masagot ng bata. Dahil ang ating bansa ay nakararanas ng pandemya, sinusugan ko ang sagot ng aking mag-aaral na hindi na umano siya gagawa ng paglabag lalo't alam niya na mayroong karampatang parusa. Iniugnay ko rin ito sa aming talakayan katulad ng nasa screen dahil ang panitika na tinalakay ay pumapatungkol sa paglabag. Sa bahaging pakikipagpalihan naman, kinakailangan ko rin ipaliwanag sa mga mag-aaral kung ano ang mga dapat nilang gawin. Ginawa ko ito sa pamamagitan ng ugnayang tanong-sagot.
na kung saan ang mga bahagi ay dapat na matukoy ng mga mag-aaral mula simula, gitna at wakas upang sa ganun ay matukoy nila kung ano ang mga dapat na isagot sa bawat kahon. Dahil kung hindi nila ito mauunawaan ay maaaring hindi maging wasto ang kanilang mga kasagutan. Kaya naman, upang hindi sila mahirapan, hinayaan ko silang madiskubre ang bawat kahulugan ng mga hinihingi sa bawat kahon. At ang ginagawa ko na lang ay dinudugtungan ko na lang ang kanilang kasagutan. Nang matukoy na nila ang mga ito, dito na ako nagsimulang magbigay ng gawain. Katulad ng nabanggit ko kanina, hindi lahat may access sa internet, kaya naman kinakailangan ko muling isend ang panuto na naka-text type. At sa huling bahagi ay ang tinatawag nating paglalapat na kung saan ang mga natutunan ng mag-aaral ay dapat na niyang mailapat. Dito ipinasok kong muli ang kontekstualisasyon na kung saan kinakailangang lumikha ng mag-aaral ng sarili nilang alamat na may kaugnayan sa bayan ng Montalban. Maaari silang pumili ng anumang bagay, lugar o pagkain. Ibinigay ko ang pamantayan upang magsilbi nilang gabay sa pagtuturo. Binigyan ko rin sila ng paalala na maaari silang kumuha ng mga idea na nabasa na nilang kwento, ngunit hindi nila ito maaaring kopyahin. Nagbigay rin ako ng anunsyo para sa mga mag-aaral na nahihirapan at hindi nakasasabay sa aming talakayan, na kung saan kinakailangan nilang gawin ang supplementary activities na ibinigay ko. Dahil ang mag-aaral ay kabilang sa MDL, kinakailangan pang lumipas ang isang linggo bago ko pa makuha ang kanilang mga iniatas na gawain. Kung ang mga ito ay tapos nang mabanggit, formal nang tapusin ang talakayan.